sa iyong aking kwento ay tungkol sa isang pare na sa iyong pagbisa sa iba't ibang barangay dito sa Bacolod, sa bayan ng Bacolod. So si Father, wala siyang wheels, wala siyang sakyan. So sabi niya, sana magkaroon siya ng kahit bisikleta man lang. So nagkataon na yung isang kumpanya ng soft drinks ay may pa-promo. At kapag naipon mo yung numbers na 1, 2, 3, 4, 5, 6, pag nakompleto yun, magkakaroon ng libre ng bisikleta. So si Father, naulag ka ng tansan. Nakuha niya yung 1, 3, 5, tapos 4, 6. So hindi ka makuha yung number 2. Sabi niya, sayang, isang number na lang, magkakaroon siya ng libre ng bisikleta. And then, humingi na siya ng tulong sa kanya mga kaibigan, pero the same, walang makuha ng number 2. So, numinsan, habang siya ay nasa simbahan, may naumpisan sa kanya. At ang sabi, Father, patawarin po niyo ako, ako ay number 2. So, si Father, iniisip yung kanyang number 2 pinahanap. So, ang sabi niya, ibigay mo lang sa akin. So, medyo kumutot yung noon nung naumpisan. Sabi niya, bakit ganito itong pari ito? Instead na sabi niya, tanggalin yung kanyang number 2, siya pang kukuha. Pero sabi niya, baka naman medyo nagkamalingan siya ng itin. So, nulit niya, Father, patawarin mo niyo ako, ako ay number 2. Pero si Father, kasi na sinabi, ibigay mo na lang sa akin. So, nainis na yung nangungupisa, tinanong niya si Father, bakit po Father, marunong ba kayong gumamit ng number 2? Sabi ng Father, ni Father eh, opa, oo, pagdakalan pag, eh, ayos na. So, sa inis nung nangungupisa, nilayasan si Father. At si Father ay takang-taka, bakit nagkatanong? So, sa puntong ito, ang layunin ng bawat isa ay maganda. So si Father, sa pagkakalam yung tansan na number 2 yung kanyang makukuha, ay hindi pala. So gusto niya kasi mag-visa ng mas mabilis at magpang barangay. At yung nangungumisa, gusto mabuwasan yung kanyang kasalanan. So nagkaroon dito ng miscommunication. So ngayong umaga, baka tayo ay magkaroon ng miscommunication. Mahaba kasi yung aking lecture kanina, ay huwag niyo akong paalisin, huwag kayo maalis. So maliwanag yun. So yung aming lecture this morning is on the management of pest in organic vegetable production. At ang concentration ko rito ay yung use ng biological control agents at yung concoctions. Yung concoctions, ito yung plant extracts natin o botanical insecticide. So ito yung aking outline. So of course may introduction tayo, pero magkoconcentrate ako dun sa biological control agents at saka yung use ng botanical insecticides. So I hope na pagkatapos itong aking lecture, you should be able to recognize the common insect pests at saka yung kanilang characteristic damage in certain crops. And we will list and discuss the different management strategies against organically grown, pests of organically grown vegetables. Unfortunately, napakahaba ng aking lecture, so magpa-concentrate lang ako sa bioagents and botanical insecticides. So magkaroon tayo ng konting review about entomology. So ano ba yung mga insekto? Kailan natin masasabing yung organism ay insects? So yung insects ay they have three body regions, yung head, thorax, at saka yung abdomen. Dun sa head, may mga parts na naka-attach doon, and also dun sa abdomen, at saka sa thorax. So lahat ng insects have three pairs of legs dun sa adult stage. And they have one or two pairs ng wings at one pair ng antenna. So tingnan natin yung development ng insects. We classified yung development into complete at saka yung incomplete metamorphosis. So ito yung ikot ng buhay ng insekto. Mahalagang malaman natin yung ikot ng insekto kasi minsan yung mga farmers ay nagtatalog dahil sabi nila ibang kasi yung insekto yun. Pero hindi nila alam na yun pala ay part ng development ng insect. So magsimula tayo sa complete metamorphosis. So sa complete metamorphosis, So sa complete metamorphosis, mag-start na lang tayo sa lobe. So ito yung egg. Yung eggs minsan laid singly or in groups or in mass. So after about 3 to 5 days, yung lobe ay will hatch into first instar larva, magiging larva ito. So yung larva, mag-feed, lalaki, mag-humor, o mag-change ng skin, magiging second instar na ito.
So repeatedly, yung bidding at saka yung change ng scale, lumalaki yung insecto hanggang dumating dun sa last instar. So ito, pwedeng umabot yung larva ng hanggang 6th instar. After now, titigil siya ng pangangain at magiging pupa. Itong pupa, ito yung resting stage. Then after 7 hanggang 9 days, lalabas na yung adult. And then pag nag-adult na siya, mag-imate, mag-imitrop ulit, matatapos yung kanyang life cycle. So dito sa complete metamorphosis, yung destructive stage ay yung larva. So yung larva destructive. And then, anong ginagawa nung adult? Yung adult, hindi siya destructive, pero siya yung naghahanap ng kanyang lilia ng eggs. Usually, yung adults, hinahanap niya yung mga healthy na plants. Ang mag-nourish yung plants mo, ay hindi siya pupuntahan ng adult dahil alam niya kung magsosurvive yung kanyang offspring. So, ano yung example ng insects na ganito yung metamorphosis? Yung mga stem borer, mga cutworm, ito yung mga examples. So, punta tayo doon sa next development, incomplete. Siyempre, kung may complete, meron incomplete, parang great enough. So, mag-start ulit tayo sa eggs. Yung eggs ay kumpulgel, pwedeng singly, or mass. So, yung eggs mag-hatch into nymph. Iba naman ito, nymph naman. Mag-ibid siya, lalaki mag-umold, hanggang pumunta na doon sa last impal instar. After the last impal instar, mag-adult na siya. So dito sa incomplete metamorphosis, ang destructive stage ay yung nymphs at saka yung adult. And then, yung nymphs ay almost similar sa appearance ng adult. So ano yung mga insects na example dito? So yung mga bug, yung mga grasshoppers, yun ang ilan sa mga examples. So paano natin kinaklasify yung mga insects? So pwede natin classify sila based on their mouthparts o yung method ng feeding. So first, yung chewing. So sa chewing, makikita nyo yung part ng plant. Makikita nyo yung part ng plant ay nagbabawasan yung taho dahil kinakain ng insekto. So kung may mga taong sip-sip, may mga insect na sip-sip din. So ito yung mga sucking insects, katulad ng aphids at saka yung mga leafhoppers. And then kung may mga lecturer na boring, sa insects may boring din. Yun yung nag-bore doon sa plant at nabibig doon sa, halimbawa dito sa tomato. So ito yung scientific method ng classification pero may kahirapan ito. So bakit ba yung mga insects ay very successful sa pag-attack doon sa ating mga crops? First, they have short developmental period. Usually, yung development of insects is about 1 month. Pero may mga insects na kanilang development is about 2 weeks lang. So, mas shorter yung kanyang developmental period, mas maraming generation. Mas maraming generation a year, mas maraming insects, mas maraming damage na mangyayari. So, yung mga insects ay prolific. Ibig sabihin, pwede silang mangitlog na napakarami. For example, yung common cutworm, pwede siyang mag-lay ng 3 times hanggang 5 times. Tapos, per egg mass, ay meron 300. So, yung potential is about 1,500 eggs. So, majority dun sa mga insects ay may wings. So, yung presence ng wings is responsible for long-distance travel. Ang insects ay generally small. So, sasabihin nyo, kung maliit ang insects, dapat maliit lang yung kanyang damage. Ang insects ay small but terrible. Dahil sa kaliitan ng insects, pwede rin din sila makita. At sasabihin nyo, hindi infested ng insects yung inyong crops. Mapansin na lang nyo na tumaas na yung population ng insects. Mapansin lang nyo sila kapag tumaas na yung kanyang population at yung damage ay grabe na. And then, yung mga insects kasamitan ay very wide ang host range. For example, yung common cutworm. Pwede siyang mag-feed sa halos 100 crops. Kahit sa weeds, pwede rin siyang mag-feed. And hindi pa yung isang control method natin sa insects is crop rotation. Kung ganitong wide ang host range ng insects, may hirap natin silang i-control. So ito yung part pa rin ng introduction. Basta't magtanim tayo ng crops, ang ating makikita ng nagka-damage sa ating vegetables especially ay yung mga insects. Based dito sa picture, insects can cause about 50% yield reduction. And
sa vegetables, once na madamage yung crop, irreversible na yung damage, hindi na makaka-cover. Especially kung na-damage na yung kanyang shoot, ay talagang halos 100% na yung yield reduction. So talagang mahirap i-control yung insects. At kalimitan sa mga farmers natin, kapag nakakita ng insects, ay gusto pa namin mag-spray ng insecticide. Pero hindi na ganito yung ating mga organic growers. And then, pag nag-apply ng insecticide, hindi naman based doon sa monitoring yung pag-spray, doon lang sa presence ng insects. And kalimitan, yung mga farmers ay mahirap ang identify yung mga insect pests at saka yung natural enemies. Minsan sa palay, nakakita yung farmer ng mga beetles, especially kapag flowering stage na. Yung beetle na orange na present doon ay beneficial. Pero akala ng mga farmers ay peste. So ang tendency, mag-spray ng insecticide dahil hindi kilala yung insects na present doon sa tanim. So it's quite important para ma-recognize yung mga target insect pest. Kung magkocontrol tayo ng insekto, dapat kilala natin yung ating ikocontrol. So dito sa part na ito, ipapakita ko sa inyo yung ilang insect pest ng different vegetables. Pero maglilimit lang ako sa dalawa dahil kulang na yung time. So ito yung major insect pest ng cucurbits, tulad ng palaya, milon. So ang pinaka-destructive na insect pest ng milon ay yung, at saka yung palaya, ay yung melon fly, yung Pactosora cucurbitae. So ito yung itlog. So yung eggs ay mag-hatch into larvae. Tapos pupa, and then narito yung adult at saka yung medyo ng damage. So ginagawa nung, ano, nung adult, naglilay ng eggs yung sa fruit at yung larva, pag naging larva na siya, pakain yun sa frutas. So, tingnan natin yung susunod na slide kung paano tayo nag-develop ng control strategy against insect pest based doon sa kanyang behavior at saka life cycle. So, ito yung life cycle ng fruit fly. So, mag-start tayo doon sa adult. So, hindi ko na nga bilang ito. So, mag-start tayo sa taas yung adult. Yung adult ay pagbago ng birds, mag-mate sila. So, after mating, yung female ay maglay ng eggs dun sa fruits. After maglay ng eggs, yung eggs ay mag-hatch into larvae. At yung larvae, while yung sa dun sa fruit, napitid siya. Kapag ka naging full-grown na yung fruit fly, ang tendency na bumagsak sa lupa. Dahil dun sa lupa, doon siya mag-pupate. And then, yung pupa ay medyo nagpaparo ng kaunti. And then after about mga 7 to 9 days, mag-emerge na siya as adult. Tapos na bubuo na yung life cycle. So based dito sa kanyang life cycle at saka behavior, pwede tayong mag-formulate ng control strategies. So tingnan natin sa next slide. Ay, natanggal. So natanggal pala, palaki doon. So doon sa meeting, pwede tayong gumamit ng sex hormone. So, instead of makapag-mate sila, kung may sex pheromone tayo, natatrap natin yung males yung sa sex pheromone. If yung females are not mated, yung kanilang itlog will not hatch. So, una, yung trapping. So, pangalawa, dun sa ampalaya, pwede tayo mag-implement ng bagging. So, yung bag, yun ang hindrance dun sa female para makapag-raise it, para hindi sila makapag-lay ng eggs. So, may dalawa na tayong strategy. And then, yung isang strategy ay yung sanitation. Once na makita nyo na yung fruits ay nabiliyalo na at infested nung fruit fly, mag-practice na kayo ng rogate o yung sanitation. Tapos ibaon nyo sa lupa. Kasi kapag kayo ay nahulin ng rogate, automatic na yung larva dun sa frutas ay babagsak na. Minsan makakakita kayo ng fruits na infested ng yellow, pag binuksan nyo, wala na ron yung larva. So ibig sabihin, nakapagsak na dahil behavior talaga nyo na mag-infate sa lupa. So, agapan nyo yung inyong sanitation, tapos ilubog nyo ng mas malalim. Kung pababayaan lang yung roots dun sa lupa, matutuwa yung insecto dahil dun lang naman siya magiging lipad sa lupa. So, may mga biological control agents din na umatake dito sa fruit fly. Meron tayong mga wasp,
At saka pwede rin gamitin dito yung earwigs dahil nagbibig yung earwig dun sa tupa. So, ganito yung pag-develop ng control strategy kalimitan dun sa best end. So, iintindihin mo yung kanyang life cycle, tapos titignan yung kanyang behavior. Based sa behavior, makapag-formulate na tayo ng effective na control strategy. So, punta tayo sa tomato, ang major resistance ng tomato ay tomato footworm at saka white flies. So, ito yung tomato footworm. Maraming pangalan itong insectong ito dahil marami siyang host. Kapag ka nasa tomato, ang kanyang pangalan ay tomato footworm. Kapag ka nasa cornworm, earworm. Pag sa tomato, tomato budworm. Pag sa cotton, cotton bollworm. Pag nasa pechay, bahala na kayo kung ano gusto niyo tawagin. So, although ang kanyang pangalan ay tomato footworm, pwede rin siya mag-feed dun sa leaves at saka sa flowers. Hindi exclusive yung kanyang pangalan, ibig sabihin, dun lang siya mag-feed. So, kita niyo, yung flowers ay pwede lang matatay. Ito yung white fly. Ang white fly ay mga saking insects. Ang disruptive dito, both yung leaves at saka yung adults. Ito ay very disruptive sa tomato dahil sila yung nagtatransmit ng leaf curl virus. Once na ma-infest ng leaf curl virus yung tomato, hindi na mag-develop yung kanyang fruits. So, ito ang reason kung bakit mababa ang production kalimitan ng kamates, especially during dry season. Pag dry season, napakataas ng population ng white flies. At ang white flies ay halos lahat ng crops dun sa field ay pwede nang ma-infest. So, lipat naman tayo sa eggplant. Eggplant. So, ito yung dalawang major insect. Ang number one ay yung eggplant root and shoot borer. So, ito, makita nyo, kita naman yung eggs dito. Ito yung eggs. They are laid singly at night. Tapos, pwede siyang mangitlog at 221 eggs. Ang eggs ay maghahatch in about 4 to 6 days. At ang behavior ng larva immediately after hatching, kung meron ng fruit yung inyong eggplant, magbobor na siya agad doon sa fruit. So, nakihil yung fruit, tapos nasa loob, doon siya nagdidagalaw. So, minsan, di ba, akala natin yung eggplant ay walang sira. Pero hindi natin alam ay nasa loob pala yung sira na. Yung mga visitor, magagaling mamili ng mga eggplant na yung investor. Yung iba, bibisip-isip na ganyan, talagang expert na. Pero minsan yung kulay, tinitingnan din. Kapag bright, makintab yung bunga, kalimitan, yun ay hindi pa infested. Pero kung pale na yung kulay, tapos may liko, kalimitan yung pagliko niya, yun yung reaction ng pestel. Pero minsan, kahit pa tayo pili ng pili, pagbaon natin pagdating sa bahay, meron pa rin uod sa loob. So yung, ito yung pupa. Ang behavior ng insect kapag malapit na siya maging pupa, sa labas ng throat siya nag-pupate. So meron siyang kukun. Yung kukun na yun, protection na things dun sa mga predators at saka parasitoids. At yung development niya, yung larva is about 15 days. Tapos may 6 growth stages yung kanyang larva stage. Ang pupation is about 9 to 11 days. Tapos yung lalaki, nabubuhay for 4 days. While yung female, 7.5 days. So itong nasa kalit, ito yung banal adult states. Kilala na ba yung, ano, yung adults? So kapag wala pang bunga yung eggplant, ang preferred na atakihin ng borer ay yung shoot. So kapag nakakita ko na kayo ng shoots na nag-wilt, putulin nyo ron, naroon yung larva sa loob. Tapos hindi alam ng iba na pati sa flowers ay nabibiti yung eggplant fruit and shoot borer. So itong butas dito sa fruit, ito yung exit hole. Di ba sabi ko, yung larva pag nag-develop, bago mag-pupate, nalabas siya. So nakalabas na ron. And then kapag kabilaak nyo yung fruits, makikita nyo, napakaraming larva sa loob. So ito naman yung cutworm, ito yung kanyang nature of damage. So yung leaves ay pinatat. Tapos itong nasa taas, ito yung egg na. Iniscrape ko yung scale covering para makita yung eggs. Kapag ganito kalaki yung eggs, mga 500 na eggs yan. Minsan, pwede siyang mag-lay ng 5 times, so yung dami ng itlog ay halos 2,500. Kung mag-ahat silang lahat, napakaraming lalabas na buod at saka highly destructive yan.
Pero in nature, marami tayong biological contingencies. Pwedeng mamatay sila sa effect ng rainfall, temperature, and most of all, yung biological contingencies. So ito yung pupa tapos yung adults. So lipat naman tayo sa grasshoppers. Ang major insect pest ay yung DBM at saka yung rabbit small. So ito yung DBM, ito yung pinaka-destructive insect pest ng rabbits, pechay, at saka yung mustard. Pero bali ko lang ito, may isang klase ng DBM na mas destructive dito. Yung Department of Budget and Management. Mas destructive yun. So ito yung larva, ito yung kanyang nature of damage. So ang tawag nung sa adult ay diamond back mount dahil yung kanyang likod ay diamond back, diamond shape. So sabi ng iba, para daw yumaman, mas maganda pang extra yung diamond sa likod ng DBM. So ito yung pinaka-destructive. Para makontrol itong insectum ito, lalo sa cabbage growing areas, grabe yung kanilang synthetic insecticides na ginagamit. Isang season lang, pwede nang mag-develop ng resistance insecticide itong DBM. At ang ginagawa ng mga farmers, nag-combine sila ng iba't ibang klase ng insecticide para makontrol na sila. Ang tawag doon ay yung cocktail. Meron tayo na yung mga farmers ay hindi na makontrol yung insecticide kahit ba nag-combine na sila ng iba't ibang insecticides. Di ba may nagbibina sa bagyo, tapos ginamit nila yung cyanide pag-control doon sa insecticide. Talagang very effective. Kaya lang, di ba, yung ginagawa ng mga farmers nila, yung outside leaves ng cabbage, kinukuha nila yung pakain sa baboy. Nung minsan, pakain sa baboy, pati yung baboy namatay. So, nung time na yun, nagkaroon ng scare dun sa cyanide application. So, hindi mabili yung kwan, yung cabbage. And then, yung Pilipinas ay nag-import ng parasitoid sa Taiwan. Mamaya, papakita ko kung ano yung parasitoid na yun. So, lipat na tayo sa management. So, dun sa management, sa organic vegetable production, yung crops are protected from pests without the application ng synthetic insecticide. At yung use ng GMO is strictly prohibited dun sa organic vegetable production, bukasan sa crop production. So, sa organic farming, ang organic farming rely on the on-crop rotation, mechanical cultivation, yung biological control, at yung dinidesign yung farm para mas mabilis yung control ng mga pests. So yung napapansin ko dun sa organic crop production, ang control ay halos primarily nakakonsentrate dun sa paggamit ng concoctions of plant extracts. Yung iba dun sa RPM sa pesticide, dapat last resort yung paggamit ng synthetic insecticide. Dapat dun sa OPI, so organic pest management, last resort din yung paggamit ng plant extracts o botanical insecticides. Pero karamihan kasi, makita nyo, palaging plant extracts. Ito, kaya ganito, yung biological control agent sana, yung nasa forefront ng ating control. Kaya lang, yung mass rearing, yung mga studies, with regards dun sa utilization ng biomon agents ay napakahirap. So halimbawa, nag-rear ka ng parasitoid, kapag hindi ka tama dun sa timing ng release ng parasitoid, dun sa peste, kung walang peste, mamatay yung peste. And then, bago ka makapagparami ng parasitoid, kailangan mo muna magparami ng peste. Yung peste, kailangan mong paramihin. Minsan, sa rearing pa lang ng peste, kung walang crops o plants na available, mamatay si peste. So, pag namatay si peste, patay din si biological control agents. Pero meron tayong mga predators na mas mabilis in mass rear. So, sa pag-control ng insects sa organic honey-grown crops, ang unang consideration ay yung growing ng healthy crop. Kasi, hindi ba sa tao, kung tayo healthy, hindi tayo basta-basta maapektuhan ng sakit. Ganun din yung halaman kapag sila healthy, kahit may feeding yung insects, hindi rin basta-basta bibigay yung halaman. So, kailangan natin ay yung proper nutrition. Pero kung yung inyong crop, tulad ng nasabi ko kanina, ay hindi healthy, hindi sila atakihin ng insekto. Kasi yung insekto, pipiliin yung mga halaman na sigurado nila na yung kanilang offspring ay magsusurvive. Dapat hindi ma-stress yung kanilang offspring.
And second, yung paggamit ng resistant varieties. So, diniscuss ni Dr. Makiran yung mga varieties na pwedeng gamitin. In fact, sa susunod na slide, meron kaming string bean variety na galing sa kanila na nung gamitin namin, yung napakaganda ng epekto. So, yung lecture ko, itong nakapula, ito yung aking pagtutuunan ng pansin, yun yung paggamit ng biological control agents, tapos yung last resort dapat paggamit ng control ay yung paggamit ng botanical insecticides. So ito yung kay Dr. Magiri na sinasabi ko. Nung una, yung ginagamit namin sa project namin na supported ng Picard through Dr. Ilaw, tapos na yung project namin. Pero may continuation pa kami ginagawa. So nung una, ginagamit ng variety ay yung sandigan dun sa string beans. Yung sandigan, napakaganda niya dahil maraming bunga. Kaya lang, yung growth ng leaves ay very vigorous. Yung pod borer ang problema rito. Kapag yung maraming dahon, pag nag-flower na siya, at saka may fruits na, may pods, gustong-gusto ng pod borer, yung micro-environment, dun sa mga lagong laman. Pero simula nung bigyan kami ng variety na 10116, ito ay kaunti lang yung dahon. So kaunti lang yung dahon, yung hangin at saka yung sunlight ay nakakapasok dun sa loob. So yung micro-environment doon, hindi favorable sa growth ng mga pod borer. So, ang resulta namin, nakakita kami ng mas mataas na yield dito, tapos less yung application namin ng botanical insecticides. So, ito yung sinasabi ko na dapat may mga combinations tayong gagamitin para yung isang control method lang ang ating i-implement pag-control ng pest. So, punta na tayo sa topic ko na use ng biological control agents. So, ano ba yung biological control? So, ito yung paggamit ng living organisms para ma-suppress yung population ng peste below damaging levels. Ang paggamit ng biological control agents is compatible with other control methods. So, kapag pinag-usapan natin yung biocon, meron tayong tatlong grupo. Ito yung tinatawag nating parasitoids. So, example ng parasitoids ay trichogramma, diadema, snellius, trichomonas, hepatitis, and marami pa. So, micrometers tayo, at saka yung may mga microbial pathogens. So, ito yung parasitoid. Kalimitan, yung mga parasitoids ay pwedeng umatake dun sa egg stage o kay dun sa larva, at minsan mag-emerge sila dun sa pupal stage. So, ang example nung nag-attack sa egg stage ay yung trichogramma at saka yung telenomus. So, yung iba naman sa larva, silang nag-attack. So yung adults, makikita natin ng parasitoid ay lumilipad-lipad lang siya. And then, yung parasitoids, they require isang host lang para makomplete yung kanyang life cycle. At yung kanyang pagpatay sa kanyang host na larva o sa eggs ay killing me softly. Hindi pwede pag siya ay nag-atake dun sa larva, patayin niya agad. Kasi kung pinatay niya agad yung larva, pati siya mamatay. Only during the time na mature na siya, saka lang niya pwedeng patayin yung kanyang host para mag-survive din yung parasitoid. So, ipibisok yung kanyang nilagawag. So, tingnan natin yung trichogramma. Papado ba nagpa-parasitize yung trichogramma? So, yung video sa taas, ito yung egg ng Asian horn borer na breastfilling. At ito yung normal development kung walang parasitization. So, ito yung gustong i-parasitize ng trichogramma, yung bagong day na eggs. Kapag ang eggs ay mga 2 day old na hanggang 3 day old, hindi na siya magpaparasitize doon. So, sinasabi ng iba, baka yung mga parasitoid, kapag wala na yung peste, ay doon sa halaman pupunta. Hindi sila pupunta sa halaman kasi yung stage lang ng insekto, kung hindi favorable sa kanilang development, hindi sila maglilay ng eggs doon. So, yung normal development, yung eggs after mga 3 days, medyo mangingitim na yung tuklog. Tapos kita niyo yung dark portion doon, yun yung head capsule ng larva. So at the end ng 3 days, makita niyo, nakita na yung larva ng Asian horn borer. Whereas kung siya ay parasitized ng trichogramma, ito kasi yung trichogramma na naglilay ng eggs dun sa eggs ng Asian horn borer. So after 3 days, hindi katulad dun sa nasa upper photo. Yung magdadarken lahat yung part ng eggs.
So yun ang application na siya ay parasitized. And then, instead na ang lumabas dito ay yung larva ng corn borer, ang lalabas ay yung trichogramma parasitoid. So yung paggamit ng trichogramma is considered a breakthrough do sa biological control ng insect pest dahil yung peste ay nakokontrol na while in the egg stages. So yung eggs hindi na nakaka-reach sa larval, sa destructive na larval stages. So ito yung mas paganda dahil wala pang damage yung peste ay makokontrol na natin. So kung ma-identify natin yung mga parasitoids na yan, ay hindi na tayo magkakaroon ng problema dun sa mga peste. So kapag gumamit ka ng, nag-release ka ng trichogramma, pwedeng magkaroon ng parasitization ng 85 hanggang 100%. So very effective talaga yung trichogramma. Kaya lang yung mga farmers ay minsan kung walang nahihingi trichogramma, yung mga corn farmers, pag walang nakuha ng trichogramma, dahil yung kanilang pangangailangan sa trichogramma sa sabay. At yung meal naman na nagpo-produce ng trichogramma, hindi sufficient yung kanyang supply para mabigyan ng farmers, especially sa sabay. So yung papag na hindi, mag-spray ng insecticide. So mamamatay yung ating effective na egg parasitoid. So ito yung diamond back moth. So hindi ba sabi ko, napaka-destructive yung DBM na kahit anong klase ng insecticide ang gamitin ay hindi na makontrol yung DBM. So ito ang import ng dalawang species ng parasitoid. Ito yung Diadema cernicloso. Ito yung ginagamit sa Baguio dun sa malalamig na lugar. At sa lowland naman yung Cotisia totulae. Nung mag-introduce ng Diadema sa Baguio noong 1981, very effective yung control ng DBM. Kaya lang, specific yung direct na doon sa DBM. So di ba dati mataas yung concentration ng insecticide, nagka-uptake sila. Walang nakalabas na ibang insekto kundi DBM lang. So nung makontrol nila using parasitoid yung DBM, naglabasan na yung ibang insecticides. So yung size ng DBM, maliit lang siya. Whereas yung mga larva ng ibang insecticides ay malalaki. So ang nilabasan, mas grabe pa yung damage. So this time, naka-establish tayo ng effective biomon agent, pero dahil specific siya at pidamage pa rin sa plant, ang mga farmers ay bumalik doon sa paggamit ng insecticide. So ito yung problema. Dapat kung tayo mag-i-import, ay damihan natin yung i-import. Kaso wala namang na-import dahil wala pa rin reported effective against doon sa ibang insect pests. So yung common cutworm, napakaraming parasitoid na associated sa kanya. Meron tayong egg parasitoid ng cutworm, yung tinatawag natin yung telenomus. Samantalang yung larva naman ay pwede siyang parasitized ng spirenius. Tapos pwede rin magkaroon ng sakit na nuclear polyhedrosis virus, yung larva. Tapos yung meron pa rin green muscardine fungus. Tapos meron pang isang method, yung trapping ng male through sex pheromone. So dito matatrap yung male, so kung di mamimate yung female, yung eggs na talabas ay hindi fertile. So ito yung Snellenius matilay, nagkaroon na kami ng mass reading nito sa laboratory. Ang Snellenius, yung adults nito, nag-relay sa first instar larva ng tapon, tapos mag-develop siya doon. After 10 days, talabas na yung larva. So ito yung larva ng Snellenius. Yan yung larva ng Snellenius, tapos makikita nyo, yung cocoon ay mag-develop na rin sa larva. Once na maparasitize ng Snellenius yung cutworm, hindi na siya mag-feed at mamatay na yung cutworm. Ito naman yung telenomus na egg parasitoid. So ito, mabilis siyang i-rinse sa laboratory at very effective din siya. Tapos alam ba niyo na meron ng parasitoid na very effective also dun sa eggplant root and shoot borer. Doon sa India, doon sa Sri Lanka, nagkaroon ng record na 23% parasitism, samantalang doon sa India, nagkaroon ng 55% parasitism. Ito ay reported na rin sa Pilipinas noong 1991. Tapos si Alberto reported na meron 425% parasitism. Tapos naging thesis ito ng aking estudyante, nagkaroon ng halos 22% parasitism. At kakalba itong insektong ito dahil wala kaming nakitang males. Lahat ng nag-emerge dito ay females.
So yung mastering ito ay hindi na problema kasi hindi mo nahanapin yung males. Yung ang tawag dito ay arenotokos o parthenogenesis. So hindi na kailangan yung lalaki. So walang silver dito yung mga lalaki insekto. So ito ay hindi parasitoid ng vegetable. Hindi ilagay ko lang ito dahil merong controversy dun sa Lansomes scaliosex. Merong mga taga region 4 o A dito na naghahanap ng parasitoid ng Lansomes scaliosex. So noong 1978, meron kami project sa control ng citrus scaliosex. Yung sa Lansomes, na-identify na siya na snow scale. At ang kanyang scientific name ay Ernaspis mabilis. Yung sa citrus scaliosex ay snow scale din siya. At ang kanyang scientific name ay Ernaspis citrai. So yung apatis parasitoid na reported doon ay apatis limnanensis. So malaki ang possibility na kung makapag-mask-produce tayo ng apatis limnanensis, ay makokontrol natin yung Lansomes scaliosex. Yung contact namin sa Davao doon sa kalinan, meron ng established na population doon ng apatis limnanensis. So ito yung solution probably doon sa pag-control ng scaliosex. Ito ay very effective kasi yung dilaw na parasitoid ay pwede siya mag-parasitize ng 28 scales per day. At aside doon sa parasitization, kailangan din mag-consume ng adult ng mga scaliosex para siya ay mag-itlog o mag-reproduce. So, through cross-scale mutilation at saka yung predation, mga 46 scales ang kanyang infests. So, kalimitan doon sa mga scaliosex na na-introduce sa citrus sa Pilipinas, puro imported yung naroon. So yung pangalan, Florida Red Scale, imported yan. We have California Red Scale. Tapos yung Snow Scale, puro imported doon yun. Ibig sabihin, may problema tayo doon sa ating quarantine. So, probably yung mga scaliosex na yan, di ba may mga citrus tayo in-import. Makita ko yung citrus natin, ay infested ng Florida Red Scale at saka yung California Scale. Tapos yung mga ornamentals, very wide ang host range ng scaliosex, pwede dun sa ornamental na fruits. Tapos sa palm, pwede siyang makasama roon. Dapat iku-quarantine sila ng maayos. So punta na tayo sa predator. Mahaba pa yung aking discuss. Wala pa ako sa bio ko at sa botanical insecticide. So yung predator, mas malaki siya kaysa kung sa peste. At marami siyang kailangan individuals para makomplete yung kanyang life cycle. So ito yung example ng mga predators. Ito yung earwig. So itong una, yung Proneo simulans, marami nito sa corn at saka dun sa sugarcane. Tapos lahat sila natatakbuhan sa corn. Sa aming laboratory, nagmamastery kami nitong Euborrelia annulata. Itong nasa pinaka-right, ito yung minamastery namin sa laboratory. So ito yung behavior ng insecto. Nocturnal sila, may motherly instinct yung earwig. So binubrog yung eggs, tapos they care for the youngs. So may mastering technique na kami doon sa laboratory. Before ginagamit namin sa mastering ng earwig, ay yung red claw beetle. Pero ngayon, social na siya. Ang pinakain niya ay yung pinakakain sa kanya, yung dog food at saka fish meal. So pwede siya gamitin doon sa talong as long as na maglagay tayo ng mulch dahil gusto niya yung moist conditions. Sa eggplant, dalawang releases. At first at 3 weeks, then 4 weeks after transplanting at the rate ng 20,000 earwigs per hectare. Meron pa tayong ibang predators, yung Eohanticona. Ito yung mga certain mga coccinellic beetles. Meron din tayong ano, ito yung third group, ito yung mga plant, ito yung mga pathogens. Yung microorganisms na umatake sa mga insekto. So ito yung NPV na nagkakasakit yung cutworm. Tapos meron din tayong mga viruses na pwedeng pumatay doon sa mga insekto. So punta na tayo sa botanical insecticides, kakunti na yung tag na alatid sa akin. So ito yung pinaka-gustong-gusto ng farmers dahil mabilis manipulate yung paggamit ng botanical insecticides.
yung botanical insecticides, ito yung naturally occurring insect toxins na present doon sa plants. So paano natin malalaman na isang plant ay may insecticidal activity? Kalimitan, pag nakakita tayo ng plants na walang gamit sa insects, napakalinis, mag-suspect kayo na siya ay may protection na ginagamit laban sa mga insects. Marami lang report na ang ilang plants ay may insecticidal activity. Kalimitan, yung mga farmers ay gamit lang ng gamit, pero hindi ito document. Kung minsan, yung kanyang extraction procedure ay hindi valid. Tapos, yung mga aids ng insects na ginagamit ay hindi para parehas. Minsan, nakakagamit ng matandang insects, tapos hindi healthy. Kapag ganoon, mag-a-appear na very effective yung plant extracts. Tapos, yung exposure method, kung minsan, ay hindi tama. So, kami sa academe, kami nag-evaluate kung alin yung mga plant materials na may insecticidal activity. So yung report niyo na halimbawa yung plants na yun, may activity, pwede namin pick upin yung inyong reported na plants, tapos evaluate sa laboratory para dun ma-document kung talaga may insecticidal activity siya. Kalimitan, yung mga plant extract ay syempre mas less effective compared sa mga synthetic insecticides. Tapos yung botanical insecticides, pag na-expose sa UV light, mabilis yung degradation. So kung mabilis mag-degrade, mas malinit dapat yung application ng botanical insecticides. Hindi lahat ng plants with insecticidal activity pwedeng gamitin. Kasi halimbawa yung tuklit ay ginagamit siya sa peace poison. So hindi ito ginagamit doon sa rice field. Tapos halimbawa yung yellow bear, siya ay effective sa insects pero may carcinogenic effect. So hindi pwedeng gamitin. Yung paggamit ng solvent system ay hindi pwede sa organic sa extraction. Kasi halimbawa, kung water lang, minsan hindi na-extract ng water yung components na soluble sa water. Pero kung talagang pinuha mo lahat yung plants na yun, ginamit, posible na rin pa siya. So, ginaray natin yung vinegar, kaso ang vinegar is acidic. Pag nag-apply ka ng extract ng vinegar, masusunog yung halaman. Tapos yung wine naman ay very expensive. So, not all plants that are affected against insect pests can be used sa organic production. At karamihan dun sa mga reported na plants with insecticidal activity, meron din silang medicinal values. So, talagang safe silang gamitin. At kaya lang, medyo mas expensive yung botanical insecticides kung di tama yung inyong preparation. So, yung mga plant parts na ginagamit ay yung leaves, roots, tubers. Pero dapat iwasan natin yung paggamit ng roots dahil pag kinuha niyo roots, mamatay na yung halaman. So, iba't iba yung mode of action ng mga botanical insecticide. Kalimitan pag yung mga farmers ay gumamit ng plant extracts, gusto nila mataas agad yung mortality. So, hindi dapat yung mortality, hindi lang yung namamatay na larvae ang ating basis ng pag-evaluate ng effectiveness ng botanical insecticide. Kasi meron pa siyang ibang mode of action. Yung iba ay anti-feedan. So kung hindi nag-feed yung insecto sa treated na plants, ay mamatay siya. So effective din yun. Tapos, yung iba yung repellent. So halip na mag-feed doon, umiiwas na siya. Tapos, yung ibang treated na insects, nagkakaroon ng abnormalities. So nagkakaroon ng abnormal na pupa, abnormal na adults. Kung minsan, hindi nag-hatch yung mga eggs lahat. Yung eggs ng mga nag-adult. So, so, ito yung pag-extract namin, medyo mamahali yung pag-extract namin. Pero kung meron tayong pang-bio, pwede natin gamitin. So, ito yung ilang yung extract namin. So, nag-evaluate kami ng maraming plant materials and then na-identify namin kung alin yung mga toxic sa mga insects. At sinummarize namin yung kanyang effect dito. So, yung most promising ay yung langawas, makabuhay, marigold, oregano, lantana, at saka yung uyan ilaw. So, ito yung preparation namin. Ito yung crude extract preparation. So, individually pwede mag-prepare ka nito. So, ginagamit namin 2 kilo ng plant material. I-blend na siya o kayo chachap o ipapound sa 4 liters ng water. Kapag kayong oregano, isosong mo ng 3 days. Kapag kayong langawas and uyan ilaw, 1 day lang yun. So, after 24 o kayo 72 hours, extractin mo pa rin siya ng 11 liters ng water para isang tank loads sprayer. Di ba 10 tank loads kalimitan yung ginagamit per hectare?
At hindi kami nagpapakaulaki ito ng sabong perla dahil siya yung sticker at saka sweater. So, na-formulate na namin yung ilang plant materials. Meron kami emulsifiable concentrate at saka wettable powder ng aluyang dilaw, oregano at saka yung kawas. So, ito yung nakalagay. So, mag-conclusion ako. Yung paggamit ng biological control agents, nahihirapan dito yung ating organic growers dahil mahirap mag-master ng biocontrol agents. Kaya ang mahirapan pa yung mga farmers, dapat talagang maraming training. Although yung earwig, napakabilis i-rear ng earwigs. Yun namang botanical set size, ito yung favorite talaga ng ating mga farmers. Alam na lang nila yung preparation nito. So yung area 1 utilization ng biocontrol agents at saka yung biopesticides, can be enhanced village level mass production and utilization can be aggressively extended to farmers.